Hello po mga kapatid! Isang mapagpalang umaga, hapon, o gabi man kung saan man kayo sulok ng mundo na nararating ng videong ito. Alam niyo po, napakapalad natin ngayong oras na ito. Magkakaroon tayo ng healing prayer sa lahat ng mga may pinagdadaanan, lalong-lalo na sa COVID-19 na yan. Protection natin yan. Healing prayer sa mga taong matuwid, sabi nga, ay dinidinig ng Diyos. Tandaan po natin sa panahon ngayon, lalong-lalo na kailangan natin malaman ano ba yung nangyayari sa buong mundo. Ano ba yung COVID-19 na yan? Welcome po sa aking vlog. Ito po si Brother Angel Santos, isang Catholic Church defender, isang lay minister, Bible preacher po sa Charismatic, at isa rin pong healer na ginagamit ni Lord. Yes po, hindi po kayo nagkakamali. Ito po ay kakaiba. Bakit? Anong pagkakaiba nito? Ang pagkakaiba nito, kompleto po tayo. Ang pinaka-importante rito, bandang huli, mamaya may healing prayer tayo para sa protection natin dito sa coronavirus, mga kapatid. Kailangan mo yan ngayon. Itong panahon na to, kailangan mo ng dasal, na matinding dasal, mataimtim na dasal. Kailangan niya ng healing prayer ng mga taong talagang binigyan ni Lord ng mga gift of healing. At hindi lang po yan, marami tayong malalaman dito, lalong-lalo na kung ano yung mga nakasulat sa Biblia. Ito po ay God's Healing Mission Channel. Pag sinabi mo God's Healing Mission is a mission from God through Christ. At binigay niya sa mga disipulo niya ng unang panahon. Ngayon po, sino po yung mga healer ni Lord? Sino po yung mga tagapagsalita? Tayo po ngayon at kami pong hinirang, mga pare at ang mga lay minister na kagaya po namin na may karapatang magpahayag sa mabuting balita ng Panginoon. Welcome po! At bago po tayo mag-umpisa rito, lahat po ng mga buong pamilya ngayon, tawagin niyo na po lahat makinig. Kung pwede, mag-Bluetooth speaker sila para mas maliwanag, para mas malakas, para mas maraming matutunan. At bandang huli po, may healing prayer para sa lahat ng may kasakitan. Ngayon po, ipikit natin ang ating mga mata. Mag-umpisa po tayo sa paunang panalangin bago mag-umpisa tayo sa topic na to. Ngayon po, ready na po tayo sa ngal ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dasalin po natin ang dinasal ng Panginoong Yesus na tinuro niya sa mga disipulo niya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Para sa ating mahal na ina, Abaginong Maria, napupuno kang ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara lang sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara lang sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sabay-sabay po tayong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara lang sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngal ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan po, napakasarap pagdasal sa ating Panginoon, no po. Alam niyo, wala tayong magagawa kung wala siya. Walang magagawa ang pera mo. Walang magagawa ang bansa mo kahit gano'ng pakayaman yan. Bansa mo, mga businessman na connection mo, walang magagawa yan kundi ang mga dasal ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Ngayon po, umpisan po natin. COVID-19, anong topic natin sa unang vlog na to, sa unang video? COVID-19, nasa Biblia po ba? Alam niyo po ba, word for word? Sinabi ni Jesus yan.
Mismo sa Biblia, umpisan po natin. Sa tinatawag ang sa banal na kasulatan, ano ba sinasabi dito? Lagi natin narinig yan. COVID-19, ano ba yan? Pagsubok ba yan? Parusa? O may binanggit ba si Jesus tungkol dito sa COVID-19 na to? Na bakit nangyayari na to? Kailangan mo malaman, Brad. Kailangan mo malaman, sis. Dahil hindi mo alam, dahil dito sa video nito, it will change and save your life together with your family. Basahin po natin sa Lucas chapter 21, verse 7 to 11 po. Tignan natin, ano ba sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ano ba sinasabi ni Jesus? Alam niyo po, nung panahon niya, nagtanong ang kanyang mga alagad, mga eskriba, mga pariseo. Ang sabi, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Ano daw po yun? Yun yung katapusan ng mundo at yung pagdating niya. Ano ba yung mga palatandaan? If I fast forward ko lang po, tingnan nyo yung mga sinabi ni Jesus. Malino, from His mouth po ito, ha, makinig po tayo. Ito po ay hindi common na naririnig. Sa lahat ng mga naririnig yung pahayag, mga preachings, kahit even sa misa po, hindi po masyado nababanggit to. Pero nasa Biblia po, Jesus mismo ang nagsabi. Ang sabi niya, bago dumating, bago maganap yan, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Isang palatandaan yan, marami magsasabi, I am the Son of God. Kilala niyo na yon. Ako si Mesiyas. Ngayon po sa buong mundo, 5. Ang mga kilala na nagsabi sila si Kristo at sila ang Messiah. Nangyari na po yan. This is the prophecy of Jesus. Ibaba po uli natin ang sabi rito. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Gera! Yes, marami na nagigera noon pa hanggang ngayon. Ngayon lang huminto ang gera dahil sa malaking problema natin. Ano pa? Ito po yung mga sinyales bago siya dumating, ha? Magkakaroon ng malakalakas na lindol. Malalakas na lindol. Magkakagutom. Tanong, nangyayari na ba yan? Pinakahuli, from Jesus, from His mouth mismo, sinabi niya, magkakasalot sa iba't ibang dako at may lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit, mga kapatid. Magkakasalot, word for word, ano ba yung grupo ng mga salot na yan? Ebola virus, SARS, at ngayon, coronavirus. Tanong, nasa Biblia ba o wala? Nasa Biblia po pala. Yes, lahat yan. Pinauna na, pinaprophesize na mismo ni Jesus na lahat yan ay darating bago siya dumating, bago dumating ang tinatawag nating second coming of Christ and the final judgment. Isa pa, meron pa bang iba? Yes. Si San Juan po siya ang sumulat ng Book of Revelations at siya rin po ang pinakahuling namatay na favorite ni Jesus, ang tinatawag natin yung John the Evangelist. Siya po ang sumulat ng aklat ng Book of Revelations para sa mga hindi pa nakakaalam nito or Books of Revelations or itong pahayag sa mga Tagalog Biblia. Ito po yung pahayag na mangyayari ngayong huling panahon na sinabi mismo ni Jesus 2,000 years ago. Sinabi naman ni San Juan, ito yung naman mangyayari.
bago dumating naman ang end times. Meron bang binanggit na salot dito, Brad? Opo. Again, babasahin natin. Tingnan nyo po yung mga, kung mga kayo may mga Biblia dyan, tingnan nyo po yung mga talata ko, ha. Please follow me. Para malaman nyo, and then i-review nyo. And then kung totoo lahat ang sinasabi ko. Sabi ng iba, yung mga Katoliko walang alam sa Biblia. Patutunayan ko po, lahat po rito ng malalaman natin sa vlog na to, biblical po tayo. Catholic and biblical teachings ang mangyayari dito kada vlog natin. At sisiguraduhin ko sa inyo, maraming kayong matututunan na hindi nyo pa narinig sa buong buhay nyo. Lalo na yung ibang tao dyan na walang alam po sa banal na kasulatan. Ano pa? May sinasabi ba tungkol sa salot na yan? Sa Aklat ng Pahayag. Chapter 6 verse 8. Ito yung mga tinatawag na lang mangyayari bago dumating si Jesus. Basahin po natin sa verse 8 po. Ang nakita ko na may isang kabayong maputi ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito ay kamatayan. At kabuntot niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, taggutom, salot, word for word, at mahabag at mababangis na hayop. Pansinin niyo po, dito po sa Aklat ng Pahayag, dito po, ito po yung makikita, ito yung mga symbols. May mga kabayo, may mga dragon, pag binasa niyo to. But this symbol, sometimes it talks about people. Sila yung mga taong gagawa ng mga digmaan. Sila yung mga taong manggugulo sa mundo. Ito naman, itong kabayo, ito naman sabi sa kamatayan, simbolo rin na pagdating ng mga kung ano-ano sakuna bago dumating si Jesus. Biblical po ito. Sabi niya, salot at pagkakagutom, word for word. Kasama na po yung coronavirus, kapatid. Meron pa ba, Brad, na sinabing salot sa bandang huling araw may mangyayari? Yes. At the end of the book of Revelation, so Aklat ng Pahayag ni San Juan, sinabi niyo po niya rito, sumunod po kayo ha, Pahayag chapter 22, verse 18 to 19, pakinggan niyo po. Word for word again, salot, kasama na rito, sabi nga sa inyo yung coronavirus na salot. Ito yung mangyayari. Ito actually yung pangwakas na sinabi ni San Juan sa kanyang libro ng Revelations. Sabi niya, ako si Juan ay nagbababala sa sino mang makarinig sa mga hula na nasasaad sa aklat na ito. Sa sino mang magdagdag ng, sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. Another word, salot. Ang dami po yan. Ano pa ba kailangan ebidensya na natin na maniwala tayo? Ang coronavirus na yan ay binanggit na ni Jesus. At yung mga mangyayari sa kasalukuyan, binanggit na rin po ni San Juan na nakakaalam kung ano yung mangyayari bago dumating si Jesus. Pero don't worry mga kapatid, may pag-asa. There is always hope. There is always hope. Paano ka maliligtas naman ngayon dito, Brad? Marahil tatanong natin mga kapatid, magtatanong kayo dyan mga nakikinig. Paano naman ang gagawin namin ngayon? Well, sabi ko nga, ito pwede natin, yung iba sinasabing pagsubok, parusa, or propesya, ngayon nalaman natin, is a prophecy. If, hindi naman natin alam, only God knows, only Jesus knows, kung ito po talaga ay propesya na talaga, isa dahil sa dami na nangyayari sa mundo, alin ba talaga ang talagang palatandaan?
Pwede sabihin natin, baka hindi pa. Pero paano kung ito na ang huli niyang propesiya na totoo na pala? Paano ka ngayon maghahanda? Paano ka mapoproteksyon na ni Lord? Alam niyo, nagpaparamdam na siya. Tanong, marami na ba kasalanan sa mundo? Kayo rin po, kinakausap ko ngayon. Kayo rin po mag-isip magmula mga batang yan hanggang sa tatay, sa nanay. Tingnan nyo kung gaano karami na kasalanan sa buong mundo. Kung gaano nakasama yung mga tao. Kayo na rin po ang mag-isip kung dapat bang gawin ni Lord to. Para noon sa panahon ni Noe, sa panahon po ng Sodoma Gomorrah, nangyari na po yan. Kaya lang ang pagkakaiba nito, baka pag nangyari na to, ito na pala ay itong totoo ng signs of end times. Hindi mo alam, 2 to 3 months, 4 months, 6 months from now, paano kung dumating na siya, anong gagawin mo para ikaw ay maproteksyonan at masave sa buhay mo? Paano po? The good news is, may pangako ang Diyos. May pangako si Jesus. Alam mo, lagi niya sinasabi. Ano ba, pwede ba naman dasal-dasal? Naririnig natin. Puro tayo dasal, puro tayo dasal. Ba't ang tanong? Ginagawa mo ba ngayon na sinasabi naman ni Jesus para sa'yo, para gawin mo? Puro tayo pahingi, pahingi nito, pahingi nun. Eh, paano naman yung commandments niya, sinusunod mo ba? Para ka maligtas, may sinasabi solution uli. Nandito na naman po siya. Unang-unang laging pinangangalandakan nga, laging sinisigaw ni Jesus from His mouth. Sa Kanya galing lahat to. Marcos 1:14-15. Anong sinabi niya rito? Mismo, unang-unang, nung unang pagkabinyag niya kay Juan Bautista, John the Baptist prophesies, ano, repent, magsisi. Si ano rin po yan, si Jesus sinabi niya yan, Marcos 1:14-15. Pagkatapos, dakpin ni si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Pakinggan niyo po ito, ha? This is a serious matter. Ano ba yung gagawin mo para maprotektahan ka sa COVID-19, sa coronavirus, or even the second coming of Christ? Paano maprotektahan ngayon ang sarili mo, pati ng buong pamilya mo? Nandito po lahat ang solusyon, mga kapatid. Maraming tao binabaliwala to, pero nandito lahat. Anong sabi ni Jesus? Dumating na ang takdang panahon. At malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo, talikdan ang iyong mga kasalanan. At maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Word for word ni Jesus. Noon, laging binabanggit yun. 2,000 years ago pa yun. Pero pansinin nyo, lagi sinasabing malapit na, malapit na. Kasi hindi natin na alam yung time frame ni Lord Jesus kung ano ba talaga yung malapit. Noon, ang dami nangyari niyan. Ang daming mga sakuna. 13th century, 18th century, 19th century. Alam nyo po, ang dami rin mga mas grabe pang mga salot na yan. So, alin ba talaga? Ito nga ang problema rito. Hindi natin alam. Alin ba talaga yung palatandaan na pagdating niya? Lagi sinasabi, pagsisihan 2,000 years ago, kasi malapit na itong dumating. Kailan ba talaga ay sasabihin ng ibang tao, 2,000 years ago pa, baka hindi naman yon. Amen. Ito problema, hindi pinapansin, dasal ka ng dasal, hindi ka nagbabago. Ito magiging problema mo. Paano naman, Brad, eh, hindi naman, kung hindi naman magsisisi, ano kaya mangyayari? Tignan natin, ano kaya mangyayari sa mga hindi nagsisi? Jesus mismo rin ang nagsabi kung anong mangyayari sa lahat ng mga hindi nagsisi.
o hindi magsisisi sa kanilang kasalanan. Word for word din po ito. Lucas 13 verse 1 to 2. Dumating noon ang ilang tao at binalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, pakinggan niyo po ito mga kapatid ha, very powerful word from Jesus. Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileo ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa ganon, ang sinapit nila hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang iyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Mapapahamak din kayong lahat pag hindi kayo nagsisi. That's it. Ayan po ang word for word from Jesus. Kapag hindi ka magsisisi rito, mapapahamak ka. Nakakatakot po, no? But at least may solusyon. Ito man po yung second coming na hinihintay natin, na talagang ito na at pagkatapos darating na siya, o hindi man, at least alam mo na ang gagawin mo, na kahit dumating man siya, alam mo na ang gagawin mo, ready ka na. Tanggalin mo na lahat yan, mga pride, bisyo, away, galit, kasinungalingan, kahalayan, lahat po yan tanggalin mo na. Dahil hindi mo na alam kung ano yung mangyayari. Galing mismo sa bibig ni Jesus ang sinasabi natin word for word from the Bible. Paano kung hindi ka handa? Yes, protektado ka na ngayon. Dahil nandiyan ka sa bahay mo, naka-lockdown ka. Yes, you are protected. But, paano po ang kaluluwa naman natin? Kapatid, tingnan mo ko ngayong oras na to, tinitingnan ka ni Jesus. Anak, pag dumating ako, handa ka na ba? Alam niyo po ba? Sa susunod i-discuss ko to, may mga taong hindi nga mamamatay. Ang sarap, pag dumating siya, hindi ka mamamatay, iaakyat ka niya. Sarap, di po ba? Iaakyat ka ni Jesus. Pagdating niya, hindi ka mamamatay. Ano lang gagawin mo? Sabi niya, magsisi, talikdan ang kasalanan. At kung makaraos man tayo dito, talikdan mo na, and then maglingkod ka na. And then that's the beginning, and this is a warning. Wake up call. Kapatid, sabi niya sa iyo, magsisi ka na, tanggalin mo na yan, kahalayan mo yan. Kung ano may number 2 ka, may number 3 ka, tanggalin mo na lahat yan. Mga bisyo mo, kung ano man, kasinungalingan, pandaraya sa gobyerno, pandaraya sa asawa, pandaraya mo sa trabaho mo, tanggalin mo na kapatid. Masisiguro ko sa iyo, yung pagsisisi mong yan, dyan ka maliligtas sa COVID-19 at sa dagat-dagatang apoy. Para ang Diyos, kahit anong oras dumating si Jesus, masisiguro ko po sa iyo. Kahit anong man siyang oras dumating, handang-handa ka. Sasabihin mo, Jesus, welcome. At sasabihin naman sa iyo ni Jesus, yes, ikaw naman dito ka. Welcome ka sa aking kaharian. Amen? Ngayon po, magkakaroon po tayo ng healing prayer. Sabi nga, pangalawang segment nito ay ang pagdarasal. Healing prayer para pumaproteksyon ka kasama ng iyong buong pamilya. Protection sa COVID-19 coronavirus at sa lahat ng makasakitan. Maniwala kayo at manalig sa kapangyarihan ng Diyos. For almost 8 years ko na po sa Charismatic Healing Ministry. Napatunayan ko ng totoo. Gumagamit ng instrumento ang Diyos, hindi ako magpapagaling sa inyo, sa iyong buong pamilya, pero ang banal na espiritu, ang Diyos gagamit siya ng instrumento. Pwede kahit kagaya ko, kahit kayo mismo, kahit kamay nyo lang ipatong nyo sa inyong ulo, pwedeng gamitin ng Diyos para kayo gumaling, mga kapatid. That's the good news.
another good news. Una, magsisi, maliligtas ka. Pangalawa, healing prayer. Not just your illness, your sickness. Not just from coronavirus. Pinakamasarap dito, kapatid. Habang nakikinig ka, kasama ng buong pamilya, isama mo na lahat sa healing prayer na to. Ang pinakamaganda rito, kahit anumang oras dumating siya, handa ka, ligtas ka, pati kaluluwa mo, kasama na ang buong mong pamilya. Amen? Ngayon po, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan muna bago healing prayer. Bago kagalingan. Ngayong oras na to, sinabi ng Eklesiastiko 38:9, kapag ikaw ay nagkakasakit, magsisi ka lang at talikdan mo ang iyong kasalanan. Ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman. Protection, Awit 91, chapter 14-16, iniingatan ng Diyos ang mga may takot sa Kanya. Bibigyan ng mahabang buhay. Maniwala kayo. Magsisi lang. Sumabay po kayo sa aking panalangin. Ipikit nyo ang iyong mga mata. Maghawak-hawak kayo ng kamay kung maaari. Ipikit mo ang iyong kamay ngayong oras na to. Ipikit mo ang mata mo at pagsisihan mo ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan magmula una hanggang magmula bata ka pa hanggang ngayong matanda ka na. Lahat yan, tanggalin mo na. Magpatawad ka na. Tanggalin mo na mga bisyo mo. Pagsisihan mo kung gusto mong maligtas sa coronavirus na to. Awitin po natin ang pagsisisi. Ang maraming dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, nandito po kami. Humihingi kami ng awat habag mo. Kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ang mga kasalanan na nagbubunga ng aming malalaking problema kasalukuyan, lalo na ngayon. Ipinaparamdam mo, pinapakita mo ang iyong kapangyarihan na kaya mong puksain ang sino mang tao dito sa buong mundo. Ang mga taong ayaw magsisi. Ang mga taong ayaw magpakabanal. Kaya mo silang puksain, Lord. Pinapakita mo ang kapangyarihan mo ngayon, Lord. Iligtas mo kami sa ganitong problema. Kami nagsisisi na patawad, Lord. Patawad. Wala kami magagawa kung wala ka. Ano may pagmamalaki ng isang tao, isang alabok? Wala kami may pagmamalaki sa iyo, Lord. At gano'n man karami ang pera ng tao. Pinakamayaman ka man ngayong oras na to. Pag sinabi mo, kukunin mo na kami, Lord. Kukunin mo na kami. Iiwanan namin lahat yan. At haharap kami sa iyo. Wala kami maipagmamalaki sa iyo. Lord! Pinagsisisihan na namin ang aming makasalanan. Patawarin mo kami, Lord. Ang pagsamo namin, Lord, ay dinggin mo. Isipin mo na ngayong oras na to, lahat ng mga pinagkasalaan mo, mga lahat ng inaway mo. Lahat ng mga nakagalit mo, lahat ng mga dinaya mo, lahat ng pinagkasinungalingan mo, lahat ng mga ginawa mo, kahalayan na yan, bisyo man yan, ihingi mo na ng tawad sa Diyos. Tandaan nyo, Isaiah 1:18, kahit gano'ng karumi ang puso mo, ang pagkatao mo, kaya niya itong paputiin sa mga taong gusto at willing na magsisi sa kanilang kasalanan. May panahon pa. Patawarin mo kami, Lord. Patawad. Alam po namin, Lord. Ito lang ang tanging paraan para kami maligtas. Ito lang tanging paraan para kami maproteksyan mo sa coronavirus na to. Ngayon po, hilingin natin sa banal na Espiritu. Lahat kayong mga nandyan sa video na to, mga nakikinig, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong ulong, kanang kamay at ang kaliwang kamay.
Kung saan man may karamdaman ka sa kaliwang kamay, idikit mo yan, ang kanang kamay mo sa ulo at ipikit mo yung mga mata. Alam mo po, alam niyo po, for almost 8 years nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Dumadalo yan. Kahit ang kamay mo, kayang gamitin ng Diyos para ikaw ay pagalingin sa iyong karamdaman. Maniwala ka at manalig ka lang. Magsisi ka lang. God can heal you right now and can protect you right now. Come, Holy Spirit. Lord, nandito po yung mga lingkod. Binabasbasan mo, Lord. Gamitin mo aking kamay. Nandito po sila. Naglilinis ng kanilang puso at kaluluwa. Linisin mo ang aming puso at kaluluwa ngayong oras na ito. Kung ano mang kasalanan namin nagawa, Lord, patawarin mo kami. Kasalanan nagbubunga ng aming malalaking problema, lalo na ngayon, Lord. Protection na yan. Kailangan namin protection sa nung mga pagpapahusa man yan o mga prophecy man yan na COVID-19, Lord. Patawad, Lord, patawad. May pag-asa pa po. Humingi na kayo ngayong oras na ito. Binabasbasan kayo ng banala espiritu. At kung anumang masamang espiritu ng kasalanan yan, masamang espiritu ng guluhan, salot man yan, inuutusan kita ngayon lumayas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, nandito po ang inyong mga anak. Lahat ng mga nakikinig ngayon sa video to, Facebook man o YouTube, Lord, pagpalain mo sila. I-bless mo sila ang kanilang buong pamilya. Ngayon nakapagsisi na sila, Lord. Ang kailangan nila ngayon, healing on their body, and their mind, and their soul. Ano man ang kasakitan, magmula ulog at talampakan, i-bless mo sila. Kasama ng kanilang buong pamilya, Ama. Iligtas mo sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila mahabang buhay. Pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed. Be healed. Be healed and be protected. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. You are protected. You are saved. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Mahal ka ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Magtiwala ka lang sa kanya. Araw-araw natin gawin to kung maaari. Salamat, Lord. Salamat. Ngayon po, dahil tayo ay binasbasan na ng banal na Espiritu Santo, magpasalamat po tayo sa kanya. Let's give thanks to the Lord our God na pagkakataong ito sa maikling oras na karoon tayo tayong munting gawain ng charismatic natin sa lahat ng mga nagkakaroon ng dryness, spiritual dryness. Ngayon po, magkakaroon na po tayo lagi sa YouTube at Facebook na munting gawain ng mga charismatic na hindi na nagkakaroon ng gawain. Kasi po, alam po natin, lahat po ng tao ngayon, sabik na, lalo na yung sanay na magpa-pray over, sanay na makinig na salita ng Diyos, na stop po lahat yan. Ngayon, sa pamamagitan ng digital technology, magkakaroon po tayo ng madalas dito sa Facebook, sa aking YouTube channel. Let's give thanks to the Lord our God first. Sumabay po kayo sa lahat. Lahat po, pwede yung itasan yung mga kamay. Buong yung pamilya, magkawak-hawak kayo ng kamay. Let's give thanks to the Lord our God. Amen. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ang unang-unang vlog namin. Lord, maraming salamat po sa mga mabuti mong balita. Salamat, Lord, sa buhay, sa proteksyon, sa kalakasan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let the weak say we are strong. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord. Binigyan mo kami ng pagkakataon ngayon. Magkasama-sama. Kahit sa pamamagitan lang ng Facebook, magkakaroon ng healing session. At lalong-lalo na yung Bible study mo, Lord, na napakahalaga sa lahat ng tao sa buong mundo. Mapalad kami ngayon. Nagkakaroon na kami ng mga healing session at gawain sa pamamagitan ng internet na yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit.
Napakabuti ng Diyos. Let's give thanks to the Lord. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. Lord, salamat. Patawad muli. Lord, tulungan mo kami. Nangangako kami sa awa tulong mo, Lord. Kami po'y magbabago na, Lord. Nagsisisi na. Maging mabuting tao na. Lumampas man kami rito sa pagsubok na ito. Magiging mabuti at magsisisi na kami. Let's give thanks once again to the Lord our God. Yes, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! And now, let the weak say, I am strong. Amen! Let the poor say, we are rich now. Thank you, Lord! We are rich in God's love. Kayamanan sa langit ang pinaka-importante ngayon. Pagmamahal ng Diyos, ang pinaka-importante, wala kang masambigan kundi ang kayamanan na nagmumula sa langit. Amen! Let the weak say we're strong. Amen! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Magkakasama tayo ngayon sa bahay niyo. Salamat, Lord! Nagkasama-sama kami buong pamilya sa bahay na matagal namin hindi nagagawa. Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Magkakasama ang buong pamilya sa buong mundo. Saan man kayo nararating ng video ito ng healing session. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus, Lord. Salamat po. Salamat. At sa, muli po sa susunod na vlog namin sa video ito. Please subscribe and click the button po. At kung ano man ang mga request nyo sa susunod naman vlog natin, magkakaroon po tayo ng regular vlogging video. At kung ano man yung mga susunod na topic na gusto nyo, please comment po and suggest sa ilalim po ng video niyan. And see you sa next vlog. At kung na-bless kayo ngayon, pagsabi nyo sa lahat ng mga kapatid nyo, mga anak nyo man, kamag-anak nyo sa abroad, please share this video. Like it and share it para po maraming mabless na tao. Sa susunod na pong vlog, God bless us all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen and amen.